I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people, hello words and hello Philippines, it's me again, Let's Talk Vlog. Ayan, mga best, shout out sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo at especially the Marcos loyalists and supporters. Nako, mga kababayan. Sa araw na ito, mga bes, ha, mayroon tayong very, very, very good news para sa mamamayang Pilipino. Ayan na naman, para sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr., gumagala na naman, mga kababayan, at naghahatid na naman ng mga tulong, mga kagamitan. Binuhusan niya ng blessing na naman ang Oriental Mindoro. Siyempre, mga bes, ayan, sinabayan niyang in-inspection, kumbaga binisita yung oil spill dyan sa Oriental Mindoro, kung ano ang nangyari, kung anong kalagayan. So far, so good. Okay na, unti-unting nang makabalik sa normal ang ating mga kababayan dyan. At hindi lang po dyan ang kanyang sinadya, kundi namigay na naman ng mga bangka, naku po, mga machineries, sa mga magsasaka, sa mga mangingisda. Naku, grabe naman talaga ito si Pangulong Marcos Jr. Hindi lang po yan, mga cash assistance. Hindi ka masaya sa kanyang ginagawa. Tapos ang baba ng ratings na binigay sa kanya ni SWS at saka to si Publicos. Tingnan nyo guys, ha. Binahaan niya ng blessing ang Oriental Mindoro. Naku, naku, naku. Sana all. So, but anyway, mga kababayan, para masigurado kayo sa aking sinasabi, panoorin nyo po ang kanyang talumpati. At sa mga pagbisita niya, pagbibigay niya ng mga tulong dyan sa ating mga kababayan sa Oriental Mindoro. O yan, congratulations at nakakatuwa talaga rin naman. Yan talaga ang Pangulo. Talagang mapagmahal, may malasakit sa kapwa Pilipino. Maraming salamat po, Mr. President. So yun guys, don't forget to likes and hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga bagong videos, uploads, and live. Bye, bye, bye. Baboos! Maraming salamat sa ating Mayor Nampola, Mayor Cruz. Oh, wait, pati upo na. Oh, tama, para makakita niya sa... Ayaw nang tumayo niyan eh. Tanghali na, gusto nang kumain niyan eh. Maraming salamat sa inyong pagpakilala at magandang tanghali po sa inyong lahat. At kami nandito para inspeksyonin ang tuloy-tuloy na aming ginagawa para pagandahin ulit ang laot, para makapangisda ulit ang tigapola, ang tigakarating na bayan na dito sa Mindoro, Oriental Mindoro. At tayo naman ay makakita ng mga
pagbabago, hindi lamang para doon sa oil spill. At maganda naman po ang naging resulta so far, dahil lahat po ng ahensya ng gobyerno, mula nung tumama yung oil spill, mula nung lumubog yung barko, ay lahat na naka-alert na lahat. At nakausap ko ang inyong gobernon, ni Governor Bonds. At kami nakapag-usap kagad at in-instructionan ko ang ating mga sekretary upang gawin lahat, kasi na madalian, lalo na yung palapit na yung oil spill dito sa shoreline. Kaya sa ngayon naman, mabuti naman, marami tayong kaibigan, tinulungan tayo, galing sa Japan, galing sa Amerika, tinulungan tayo para kung paano ang pinakamagandang gagawin para mabawasan ang epekto ng oil spill. Ngunit, napakalaki. Ang dami-daming lumabas talaga ng langis. Hindi talaga natin maiwasan na merong maglalanding, merong papasok sa lupa. Kaya ginawa na lang namin, tiniyak namin na merong maglilinis, yung mga boom na tinatawag na hinihila ng tugboat para ilayo ang oil spill. At siguro masasabi ko naman sa kasalukuyan ay naging matibay na ang ating response dito sa oil spill. At marami na tayong nagawa, at kahit na yung mga tumutulong sa atin na ating mga kaibigan, mga Japanese, mga expert ito, at sila ay walang ginawa kundi mag-ayos ng oil spill. Sabi naman tinulungan tayo, at sabi naman nila lahat ng kailangan gawin ay ginagawa naman natin dito sa Pilipinas. Ngunit kahit anong gawin natin ay meron ding epekto na dadating sa ating mga mangingisda, sa lahat ng mga maliliit na negosyo na ating nakikita, na siyempre naghihirap ngayon at walang hanap buhay, walang produkto, walang magamit. Kaya yun ang pinagmitingan po namin. Pinagmitingan po namin kanina, nagpa-briefing ako sa ating mga iba't ibang departamento. Ipapakilala ko sa inyo lahat ng ating mga cabinet secretary na involved dito. Hindi lang sila, kundi yung mga iba pa. Pero sila ang sumama sa akin dito ngayong araw para tiyakin na halimbawa hindi lamang na maging safe ulit, maging ligtas ulit ang dagat, na makikita natin na kaya ng na pwede ng mga isda. Ngunit siguro baka matagalan pa. Kaya ang aming ginagawa ay sabi natin ay kailangan may hanap buhay ang tao. Kaya nagpaplano kami yung mga livelihood na pwedeng dalhin at pwedeng buhayin. Pero ang sabi ko nga sa kanila, ang livelihood program ay wag para lang sa oil spill. Kahit na mawala na yung oil spill, sana patuloy naman yung livelihood program para ang mga residente ay meron naman option, meron naman pagkakataon na makasubok naman ng ibang hanap buhay para makadagdag sa kinikita. Andito po sa kasama natin, ito si Secretary Rex Gatchalian ng BSWD, Secretary Fred Pascual ng Department of Trade and Industry. Sila po ang tumutulong. Alam nyo naman, ang BSWD ang nagbibigay ng tulong. At ang DTI ay tinutulungan ang mga maliliit na negosyo upang maging mas maganda ang kanilang nagiging negosyo. Andito rin po ang Secretary ng DOLE, Secretary Benny Lagosma. Siya po ay meron kaming pinaplano na nandiyan na, nasimula na yung TESDA at tinuturuan ng mga bagong pwedeng gawin habang hindi pa pwedeng mga isda. Ay DOLE, ang TESDA under DOLE na bibigay ng training para ito ay hindi naman mapatid yung kinikita ng ating mga kababayan. Andiyan din po siyang ang ating Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdameo. At we are in close coordination naman sa local governments, hindi lamang kay GovBonds, hindi lang kay Mayor Cruz, kung hindi sa lahat ng mga ibang mayor, lahat sa mga bayan na tinamaan itong oil spill. Kaya pagpatuloy, asahan po ninyo, hindi kayo namin iiwanan, asahan ninyo na hanggat matapos ito,
ay nandito ang national government para tutulungan kayo, para maibalik kayo sa dati ninyong gawi. At baka sakali, meron tayong mailalagay kasi may mga lumalabas na problema na hindi naman talaga sa oil spill. Kagaya ng water supply, kagaya ng mga livelihood, lahat yan. Sabi ko, nandito na tayo, di gawin na natin habang may take advantage na tayo. Kasi may dadating naman na tulong, yun na, gamitin na natin lahat para maitayo na natin lahat ng mga ninanais ninyong kailangan itayo. Kagaya ng water supply system, kagaya ng mga ibang livelihood project. Kaya po, asahan po ninyo na ang national government, nandito po kami lahat upang alalayan ang sitwasyon ninyo dito at asahan ninyo na hindi titigil yan hanggang kayo'y nakabangon na. Maraming salamat. Magandang tanghali, Mr.